Magandang araw mga banaters, at ito na nga, nandito pa rin po tayo sa Japan at binabati ko po ang bawat isa sa inyo ng magandang bagong taon. At sabi ko nga po dito ngayong bagong taon dapat po magkaroon tayo ng bagong pag-asa, bagong hope at bagong buhay. Ha? Paano ho yan? Simple lang ho, kalimutan na ho natin kung ano yung mga nakaraang panahon, kung ano yung mga nakaraang dumaang mga kapalpakan natin, at even sa ating mga sa ating mga tagumpay, dapat ho kinakalimutan din ho natin yan. Kasi alam mo, minsan ang kinakalimutan lang natin yung kapalpakan natin, tapos masyado tayong nagdedwell doon sa ating success. Kalimutan na rin po natin yung pagdedwell sa ating success, kasi pag nagdwell ho tayo dyan hindi na ho tayo gumagawa ng bagong success. Alam mo, ang failure, nangyayari yan pag ikaw ay nagiging complacent na. So, dapat, bagong success naman ang ating uling bubunuin. Okay, mga bagong tagumpay. Ngayon, sa Pilipinas, ang sarap pakinggan ng bagong taon, di ba? Sa katunayan, ginamit nga po yung salitang bago sa kampanya, itong nakaraang eleksyon, di ba? Bagong Pilipinas. Ang tanong, totoo bang bagong Pilipinas na ang nangyayari? Ako naniniwala, totoo. Bakit? Kasi dati, nabibili natin ng mga sibuyas, ang mga bilihin, asukal, bigas, nang kahit papaano na-afford pa natin. Ngayon, bago na talaga. Ha? Bago ka makabili, kailangan mo magkapera talaga. Kasi ganun na siya kamahal. Madaling salita, tama ho ang kampanya ni Bong Marcos. Bagong Pilipinas, bagong way na para tayo makabili ng mga bagay-bagay. Kailangan ho tayo mag-ipon. Sabi nung iba, di naman daw kasalanan ni Bong Marcos o ng gobyerno kung bakit nagmamahal ang sibuyas. Ang sabi po ng iba, ito daw ay kasalanan ng mga negosyante. Alam nyo, ang mga negosyante, siyempre, ang laman ng utak niyan, magnegosyo, kumita, ika nga. Yan ang isadya na nilang motibo, di ba? Kumita ho para sa kanilang sariling kapakanan. Ngunit, napaka-importante po na meron tayong gobyernong pumuprotekta sa atin. Kaya nga ho, meron tayong DTI. Kaya nga ho, meron tayong Department of Angkat o Department of Agriculture. Para ho magkaroon ng sapat na supply ang ating bayan, para ho hindi ho magtaas, kasi alam naman po natin ang law of supply and demand. Pag maraming demand at konti ang supply, magmamahal. 'Di ba? Meron pa ngayon bago ngayon ni law of corruption. 'Di ba? Kailangan mag-import para may corruption. O ganoon lang kasimple yung kaya dapat gawin ng gobyerno. Lalong-lalo na ang ating pangulo, ang kanyang trabaho na bantayan ang presyo ng mga bilihin, siguraduhin may sapat na supply, at higit sa lahat po, siguraduhin kung walang korupsyon na magaganap. Dahil sa bawat binubulsa ng gobyerno, sa bawat binubulsa ng mga government official, tumataas ang mga presyo ng mga bilihin. Okay, bakit po? Una-una, sabihin nila may kakulangan, merong supply na problema. So, ang mangyayari niyan, mapipilitan mag-angkat. Bakit? Kasi nga, pag may nag-angkat, may cash sunduan na nagaganap. So, yun ho yung problema ho doon. Kaya dapat ho, binabantayan ni Marcos. Alam nyo, yung pagmahal ho ng sibuyas, ito'y simbolo lamang. O ito ay resulta lamang na merong mali. Mali ho sa pamamahala. Maaring sa DTI, maaring sa Department of Angkat, na kung saan siya pa ang namumuno. At the same time, malamang, meron din ho talagang nangyayaring corruption. Di ho natin alam. Kaya po, sana ho, ngayong bagong taon na, sana naman, Mr. President, nananawagan po ang taong bayan sa inyo. Sana yung salitang bagong Pilipinas ay hindi ho para sa mga opisyal at mga negosyante sa gobyerno.
Marami ho kasi negosyante sa gobyerno eh. Marami ho yung nagninegosyo. Marami hong nagsusubok na magnakaw. Ganyan naman ho talaga eh. Wala ho tayong sinasabing si Pangulong Marcos ang nagnanakaw. Hindi. Ako, sa tingin ko, hindi ho siya. Malabo ho siya. Madami na hong pera yung mga Marcos. Kaya lang, hindi niya ho nababantayan. Hindi niya ho nababantayan yung kanyang mga tao. So, yun ho yung ating panawagan. Mr. President, pangbihira naman po. Kawawa naman ho yung mamamayan. Kasi yung salitang bagong Pilipinas, eh, parang tila. Para lang ho sa mga bagong official yan. Diba? May bago silang pagkakakitaan. Yung pag-angkat-angkat na yan. O, tapos, etong pagmahal ng presyo ng sibuyas, gagamitin pa ngayon para sa pabanguhin ang pangalan ng iilang politiko sa pamamagitan niyang kadiwa-kadiwa. Pati kadiwa, pinupolitika. Huwag naman po sana ganun, Mr. President, ha? Anyway, it's New Year. Let's hope. Pero, isa pa ho, bago tayo magtapos dito sa ating vlog ngayong New Year, isa lang ho ang ating masasabi. Ang tunay na pagbabago ay hindi ho mangyayari sa pamamagitan lamang ng gobyerno. Dapat ho, tayo rin ho ay magbago. Ang ibig sabihin nun, kung dati medyo tinatamad-tamad ka, abay sipag-sipagan mo ngayon. Ha? Kaya nga, di ba sabi nila ni Einstein, may pag-anong-panong pa si Banat, boy. Ha? Doing the same thing over and over and expect different result is insanity. May ganyan. So, ibig sabihin nun, doing over, pare-pareho na ginagawa mo, eh, tapos mag-expect ka ng different result, eh, malabo mangyari yun. Kaya, ibig sabihin nun, dapat baguhin mo na yung ginagawa mo para magkaroon ka ng bagong resulta. Diba? Kunwari, dati, nanonood ka ng Netflix ng kalahating araw. Gawin mo na lang 2 oras. Kasi kung gusto mong madagdagan ng ipon mo, kung gusto mong madagdagan ng iyong savings para ikaw ay makapamasyal, maglamyerda, bawasan mo yung igugugol mo ngayong taon na ito sa pagtatambay, sa pagmamarites. Bawasan mo yan at magsipag ka. Kasi o, dapat gisingin ng mga government official pag naglolo ko. Pero dapat subalit. Kahit mag-ayos pa ang gobyerno, kahit magbago pa ang gobyerno, kung yung ugali mo at yung ugali natin, yung attitude natin, yung hard work natin, yung values natin, hindi nagbabago at umaasa lamang sa gobyerno, wala ho mangyayari. So, napaka-importante ho na tayo po mismo ay magbago. Okay? Para ho magbago ang resulta sa buhay natin. Kung sinasabi mo ngayon, taghirap tayo ngayon, eh di gawa natin ng paraan. Magdoble kayo tayo, magtripling kayo tayo para magkaroon ng bagong resulta. Ayos ba? Maraming salamat po, ha? Happy New Year. Pusibanat, bye!